usap-usapan ang biglang pagpapatigil ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa matagal nang na-delay na pagtatayo ng Bus Rapid Transit o BRT. Pakaisana ng proyekto na maging kauna-unahang Bus Rapid Transit Project sa Pilipinas. Para sa detalye, live na magbabalita si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, ano nga ba yung dahilan ng paglalabas nga ng cease and desist order ng provincial government sa BRT construction? Maingot to Cheryl, gusto ipatigil nga ng lokal na opisyal, hindi lang si Governor Gwen Garcia ang gusto magpatigil nito, pati ang iba pang mga opisyal dito sa Cebu City. Gusto nila ipatigil ang paggawa ng ang construction sa isa sa mga bus stations ng Cebu Bus Rapid Transit System o Cebu BRT dahil naging abala ito sa magandang view ng Cebu Capitol Building. Tinatawag pa nga ito na photobomber ng makasaysayang building na diniklara na isang National Historical Landmark. Naglabas ng isang memorandum si Governor Gwen Garcia para sa kontraktor na Hunan Road and Bridge Construction Group na itigil muna ang paggawa dito sa paglabag umano sa National Cultural Heritage Act of 2009. Ang ginagawang bus station ay nasa lupang pag-aari ng Cebu Provincial Government. Ayon kay Garcia, walang kinuhang authorization ang kontraktor mula sa National Historical Commission of the Philippines sa ginagawang bus station na malapit sa isang heritage site alinsunod sa batas. Sinasabing nasa buffer zones ng Cebu Capitol Building at 20 Osmeña Circle ang ginagawang bus station ng BRT. Ang pamangkin ni Governor Garcia na si Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia ay todo suporta sa paghinto muna ng construction sa BRT station. Tinawag ng Vice Mayor na isang photobomber in the making ang naturang bus station. Dapat daw magkakaroon ng modification ng disenyo ng bus station at ikonsulta ito sa lokal na the cultural office pati na rin pag-secure ng permit mula sa NHCP. Ayon kay Vice Mayor na may paglabag sa Vista Corridor under RA 10066 na dapat may unhampered and unimpeded visual setting ang isang heritage property. Gusto rin ni Vice Mayor na ipatigil muna ang construction sa pamamagitan ng Office of the Building Official. Cheryl? Alright, Dale. So ngayon, hininto na yung lahat ng construction para dito nga sa BRT dun sa area? Cheryl, sa pagkakaalam natin kanina, binisita natin yung lugar, meron pa rin mga construction workers na gumagawa ng ibang portion ng BRT construction. Yung mismong bus station walang gumagawa or wala tayong nakitang movement mula sa mga construction workers. Cheryl? Mm-hmm. So ngayon, ano na lang yung ginagawa ng mga otoridad para maibsad nga itong traffic sa lugar? Kasi mukhang medyo matatagalan yan dahil kanina mga nabanggit mo, hindi naman totally ihihinto yung project pero sabi mo nga kailangan ng modification dito sa project para hindi maging photobomber yung itatayong BRT dyan sa area na yan. Tama, Cheryl. Ang ginagawa ngayon ay actually ginagawa ng naggawa sila ng maraming traffic scheme para maibsan yung traffic dito sa Cebu. Kasi marami na nga ang traffic scheme ang ginagawa pero napaka-traffic pa rin lalo na sa rush hours. Yung BRT ay parang isang train na hindi gumagamit ng relays, may dedicated lanes kasi ito. Ang BRT, binabawasan ito ang dalawang lanes ng 6-lane Osmeña Boulevard. Kaya paminsan-minsan may mga road closure dahil sa complementary infrastructures na ginagawa para sa bus system. Ito yung ginagawa muna nila dahil kung i-stop na yung construction ng bus station. Kung matigil man ang construction, madidelay na naman ang completion date ng Cebu BRT na kasalukuyang dahilan ng matinding traffic dito sa malaking bahagi ng Cebu City. Sinimulan ang construction ng BRT noong March last year at mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang nangunguna sa groundbreaking nito. May target na partial operability ang Cebu BRT sa June 2024 sana. Fully operational naman ito sa 2027. Cheryl? So mukhang madedelay na naman ito. So ito ba, Dale, klaruhin lamang natin, ito ay project ng national government? Tama, Cheryl. Pinangunahan ito ng Department of Transportation. Hinihintay pa rin natin yung statement mula sa Department of Transportation dahil sa pag,
cease and desist order nga ni Governor Gwen Garcia. Oo, kasi Cheryl, dapat, hindi ba, dapat bago in-award or in-approve itong project na ito, ay nailatag na na kung ano yung mga tatamaan, ano yung mga dapat na ayusin. Para nga ito, ngayong ginagawa na yung proyekto, ituloy-tuloy na sana. Tama, Cheryl. Yun nga ang isa sa reklamo ni Vice Mayor Garcia na hindi nila nakita yung specific design ng BRT. Kung kaya nagulat na lang sila sa mga bagong disenyo nito na ngayon ay gusto nilang ipatigil. Cheryl? Alright. Daghang salamat, Dale Israel.